Hello po mga kalingap, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kumusta? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. San mang dako kayo ng mundo naroroon. Muli ako po Lubos na nagpapasalamat sa mga silent viewers ko na patuloy pong sumusuporta dito sa aking YouTube channel. No, ay patuloy po nating suportahan ang mga kalingap reactors, kalingap partners, and especially ang aming team leader o founder po namin na si Kuya Val Santos Matuba, ang Kalingap Prab. Now, ay wag po natin skip ang kanilang ads para sa ganun ay dumami pa po ang kanilang matulungan. Unang-una, saludo ako sa iyo, tatay. Yan yung palagi kong binibigkas dito sa aking YouTube channel dahil ikaw yung tumayong magulang ni Rina, nanay, tatay, lolo, no? Hindi mababayaran ng material na bagay, no, yung pagsasakripisyo mo sa iyong apo. Ngunit nagguluhan lamang po ako, no, ay ambot na langgid. Kasi ang pagkakaalam ko, yung namatay na tatay ni Rina ay tatay niyang buo, no? So hindi po pala stepfather niya ang namatay. Yun po yung kinikilala ni Rina, na tatay niya talaga. Dahil nagpakatatay siya kay Rina. Ngunit yung tatay ni Rina ay hindi na po mahagilap. Dadating po yung punto at balang araw na lalapit po yan siya kay Rina. Ano, dahil nga no, maganda po si Rina. May kinabukasan pong nag-aabang kay Rina. Kaya ginagawa po lahat nila Kalinga Prab para mapabuti si Rina. So panoorin muna natin. So ayan, klaro na po sa ating lahat mga kalingap. Stepfather po ni Rina yung namatay. Noong pumunta po si Rina doon sa libingan, no? Yun na po yung nangyari kay Rina, pinagtripan po siya. Ano? So si Tatay Nestor yung tumatayong magulang, no? Siya nagsakripisyo lahat. No, saan ang magulang ni Rina? Yan po yung napakalaking question mark sa mga viewers. Ano? Napakalaking question mark. Bakit iniwan si Rina? Ano yung mga rason nila? Ano ba yung buong kwento sa pagkatao ni Rina? Kasi kahit ako, naguguluhan po ako, to be honest. No, kasi ang akala ko, yung tatay ni Rina ay patay na. Ngunit buhay pa po pala mga kalingap. Ano, nagmamaritis naman po tayo. Buhay pa po pala. At syempre, no, kita po natin na maganda na po yung sitwasyon ni Rina. Eh malamang umaaligid yan. Hindi lamang po makalapit-lapit, no, siguro kay takot, no, sa pamilya ni Lolo Nestor. Dahil kita po natin, no, halos nakapaligid kila Lolo Nestor ay kamag-anak po nila. Gayunpaman, no, kagaya ng palaging sinasabi ni Kalinga Prab, na sana ay makausap nila ang nanay ni Rina, ano, para malaman po nila yung side ng nanay kung bakit naiwan. Iniwan si Rina kung bakit ganyan yung nangyari kay Rina. Madami po ang nanghihinayang at nagmamahal sa dalagang ito dahil nga bukod sa maganda, makikitaan mo napakatalino ni Rina. Napaka-flexible ng katawan niya. No? At napapansin ko din po sa tuwing vlog nila Kalinga Prab ay palaging sinasabi ni Lolo and especially kay Rina, naririnig ko ano, na gusto niya na pong mag-aral. Gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral dahil kita niya po siguro, no, yung hirap po o yung sakripisyo ni Lolo Nestor para sa kanila o para sa kanya. Ano, kung nasaan man po yung tatay ni Rina, malamang napapanood niya to,
yung mga vlogs sa anak niya, no, na napaka-trending, mahal ng mga viewers, no? Kung saan man po yung nanay ni Rina, no, kung andyan ka lamang po sa gilid-gilid, now ay magpakita ka at sabihin mo kung ano yung side mo, kasi handa naman pong makinig sila Kalinga Prank. As long as wala po tayong inaagrabyadong tao, sinasaktan na tao, ang gusto lamang po ng Team Kalingap ay maayos ang kalagayan ni Rina, lalong-lalo na napakaganda niya at nanghihinayang ang buong sambayanan sa nangyari kay Rina. At yun na nga, napakalaking question mark. Kasi di po masagot-sagot yung mga katanungan ng iilan. Di po masagot-sagot yung mga tanong ng mga viewers patungkol sa totoong nangyari kay Rina. Ano?